So paano yung rebalancing? Medyo mas active ka dito. Right? It's like topping up. No? Magta-top up ka. You're topping up when unit price is low. So pala doon na pinag-usapan natin kanina. Ang ginagawa natin dyan, let's say, you know, you have 1 million. Let's say you have a single pay VUL. Nag-invest ka ng 1 million, naging 800,000 na lang kasi bumagsak yung market. So you're down 200,000 in paper. Paper loss lang naman yan. Hindi mo pa talaga lugi yan. Diba? Rebalancing is, kung down ako ng 200,000, I'll buy 200,000 worth of units para bumalik ako sa 1 million. Binabalance mo siya. Right? My good friend and unit manager in our team, Rogel Morales, would use a metaphor na parang kang may tindahan, may mga stocks ka, nagbenta ka, maraming umutang, hindi pa nagbabayad. Anong gagawin mo? Kung negosyante ka talaga, magre-restock ka. Diba? Pupunuin mo ulit yung tindahan mo para maganda yung itsura, marami kang pwedeng mabenta while waiting for people to pay. Ganun din dito sa investment. Right? Pag down yung investment mo, you can also rebalance. Add yung balance na nawawala para pag umangat yan, kasabay. Right? Kasabay yun at mas tumubo na kasi nakabili ka na at a lower price. Right? And also, part of rebalancing is you can also sell some, not all, some units when price is high. Let's say naman, yung 1 million mo naging 1.2 million, tumubo naman. You can sell the 200,000, park it in your bank as cash, right? And then, may 1 million ka pa rin. Pag bumaba naman ng konti, let's say naging 900,000, probably you can rebalance, you can get the cash na tinubo mo na kasi na-secure mo yung tubo mo and then you top up doon sa 100,000 na balance para 1 million pa rin. Pag tumubo ulit, di kumita ka na naman. Right? So you're buying units again when price is low. That's the concept of rebalancing. Right? So